Paano ba ang mga gampanin at ano po ang nasasaklaw ng National Dairy Authority? Nasa inyo po ang pagkakataon, Doc. Pasensya na kayo. Ay, kayo na italaga eh. Sige po, Kahiro. Opo, usually ang National Dairy Authority or popularly known as the NDA, ito po usually ay nalikha noong 1995 through the Republic Act 7884, ano yung tinatawag po nating National Dairy Development Act of 1995. That means nasa 29 years na po ang ating ahensya. Ang National Dairy Authority po, siya po yung usual na lead agency ng Department of Agriculture pertaining to anything related to dairy. Yung dalawa po nating hayop under sa dairy ay ang gatasang baka o yung dairy cattle at ang ating gatasang kambing, which is a dairy goat. Usually, ang layunin po ng NDA ay yung mapabilis ang production ng ating gatas para iyon po, masustain niya po ang pangangailangan po ng ating mga consumers. And marami po mga programa na nakalaan po dito sa Republic Act na to. And ang NDA na rin po ang main na gumagawa ng mga polisiya under sa dairy. Tapos, ang NDA na rin po ang nag-i-implement. Yun po, Kahiro. Okay. Ano po ba ang saklaw at sakop nito? Ito ba sa mga lokal lamang? Ano ho yung mga imported na gatas? Paano ho ba? Actually, ang sakop lang po muna ng NDA is yung ating local okay. Milk. Ang mga imported na gatas ay hawak pa rin po ng FDA. Kasi po, yan po ay readily consumable po ng ating mga consumers. Ang hawak lang po natin is yung raw milk, yung gatas na direktang lumabas po sa dede ng ating mga hayop, tapos yung pasteurized milk, yung readily na iniinom po natin, yung pasteurized milk na nakikita nyo po sa ating mga tindahan. Ah, lahat po yan ay sakop po ng NDA.